Yo, what's up mga idol? Magandang umaga at ayun. For today's video ay mag-unbox tayo ng aking bagong project. Ito ay hindi sa bike pero pwede rin gamitin sa bike yan. At yun na yung car wash bendo machine ko. Susubukan ko siya dito ng negosyo at ayan yung aking pamangkin. Ayan, na-unbox namin siya. Alright, let's go! Yo, magandang araw mga idolo at ayan na nga, samahan nyo kami sa panibagong pangarap, panibagong video at panibagong hanap buhay. Ayan, kasama ko na naman yung aking pamangkin at ito nga yung aming project ngayon, yung car wash. Ayan, at yun na nga, unang bukas ay yung aming timer at yun, chinek natin agad nga ni yung laman at kung okay yung dumating sa atin. So, bali lahat ng ito ay order ko sa Shopee. At sa mga magtatanong dyan about sa kung magkano nagastos, ay syempre i-PM na lang. At yun na nga ni, tinisting ko na kung nagana. At ayun, success naman. At sabay hulog na agad natin yan, matik na. Ayun, gumaan na siya mga idolo. Ibig sabihin, success yung ating na-order ni tayo na budol. At ayun, pagkatapos yun namang makina ang aming binuksan. Tuwang-tuwa yung pamangkin ko niya't anong bigat daw. Ay sabi ko ay syempre dapat yan ay ikaw ang magbukas para malupit yung ating agawin. At yun nga ni eh, kala mo baga naman ay eh, ano, tuwan-tuwa siya eh, siya naman ang napapagod. Pero yun nga ni, ang kagandahan lang talaga yung napapagod siya pero masyarap pa rin siya sa nagawa niya. At ayan, bagong learning na naman sa kanya yan. At kaya ayun, isa rin pala to sa business na pinano ko noon. At ayan na nga yung ibang parts niya. Sa ngayon, nakukulayan ko na siya ng dahan-dahan. At yun nga ni pala, sa mga nagbabalak din dyan, huwag kayong matakot sumubok. Kasi parte ng negosyo ang positive at negative. At yun lang, kung sakaling negative ay magsisilbi itong lesson. Pero hindi ito basihan para tayo ay sumuko dun sa ating mga target or planong negosyo or plano sa buhay. Kaya tuloy lang, maybe hindi man yun yung para sa atin na negosyo or hindi yun yung bagay ng negosyo dun sa oras na mayroon ka. Yun lang yun, basta wag natin gagawin negatibo yung mga nangyayari sa atin at sa mga plano natin. Kailan tuloy lang tayo kung ano yung nandyan, magpasalamat at yun, tuloy ang buhay. At yan, sa part na yan, nahirapan talaga ako mag-assemble kasi hindi ko naman talaga alam yan. At yun, nagbase pa ako doon sa YouTube para naman makita ko yung mga paano niya buuhin. At yun, kahit sa manual, wala din siya doon sa manual. Kaya yan, nagtingin-tingin lang ako sa Google, sa picture-picture kung ano at paano siya buuhin. At pagkatapos nyo nga ni mga idolo ay ayan na, yan, pinagtulungan na namin. At kita mo naman, sabi ng pamangking ko, ala, ito tumakdo ay mayroon pala naman na rin, ano na ere, oh, instruction, hindi ni pala naman. At ayun nga ni, pagkatapos man din na yun, nabuo ko na, pinakit ko na nga ni agad yung mga host at sabi, siya na daw ang gaigib nung nasa timba, oh, inigiban agad niya. At yun, ere na nga ni host na agamitin namin. Kaya sabi niya ay dito makdo ako nang maghahawak niya naman. Eh syempre ay katulong ko ikaw ay hindi ba gapitin hindi ko ikaw pahawak. Okay, tapos hawak na nga ni agad inasalinan ko pala ng langis. Ano na excited talaga naman ni Red. Ay mamalayware ide eh negosyal ko na rin paglaki. Ayun na nga ni, sinalinan natin ng langis yan. Pagkatapos nun, hinulugan na agad natin ng 5 piso yan. Ay, hindi pa pala hinulugan, kundi pinandar muna natin. At hinawakan na natin yung post sabay silid. Ayun na, gumana na nga ni. Kala ko dyan mga idolo ay hindi yan magana. Ay, sabi ko ba, parang nabudol ata tayo ah. Kaso, ayan, chinek ko yung mga kanyang mga switch, yung mga bulb niya. At ayan, maya pa yun nandiyan na, bumuga na nga ni. Anong tuwa pa yan naman ang pamangkin ko niya. Isabi ko ay si, kita mo naman yan, sheesh. So ay di ko naman ang hawak ngayon. Ay pagkatapos man din ay bili agad man din kami ng gamit. Ayan, wala nang intro-intro man din. Haya ko agad ay mga kagaling last trabaho niya. Kasama ko pa nga ni si Mia, no. Ayan, pagka-uwi na tatis trabaho, sinilubong ko at sa ikoy, samahin niyo ako at wala akong pandala ng mga
gamit. Kaya pag uwi ay ayun na. Kita mo na yun? Pagod si dati pagtrabaho, gawa pa rin din sa aking inagawa. Anong awa naman sa akin at kahit kaop ko lang ay diretso na ako agad gawa. Walang pahinga-pahinga. Ayala, naawa sa akin eh. Kahit siya walang pahinga, ituloy na rin. Kita mo na sa akin, akong magabanat, huwag ka mag-alala at ang lakas ng loob mag-wielding ay walang protection sa muka. Ay, pinabuksan mo di sunog. At ayan, sabi ko, tama na muna yan, pahinga na muna. Kaya ayun, binatang ko na kinabukasan. Nagpasok na sila sa trabaho, ako lang inaiwan, tsaka kami ni Kimboy. Kaya ayan, pinagpatuloy ko na yung pag-wielding. At ayun, tinulungan ko na rin doon sa pagporma ng aming gagawin ng karwasyan. Yan. At ako'y habang nag-wielding, si Kaputol naman ay tuloy ang halo. Sabi ko kay RJ, mamaya tulungan mo ako din sa akin na wielding. Pagkatapos ko mag-wielding, ikaw ang mag-apintura. Ay, anong tuwa na naman ba naman? Pag mga ganong bagay na yun, nak. Wala nang intro-intro yun. At ayun, nagtulungan ako paghalo. All around tayo dyan. At ayan na nga ni pamangking ko, nag-apintura na at kami tuloy ang halo dun. At inaabot na nga ni kami ng ulan, anong walang niya kung kailan kami nagabuhos doon pa umulan. Ay kita ba naman yung buhangin din sa aming hinahalo at pinapinis na idea, anong umay ba naman. At ayan na nga ni oh, tuloy man din kahit nagaulan. Ay wala tayong magawa, ganyan talaga. Ay hala, ay ako naman ay tuloy na rin ulit din sa pag-building. At anong lakas talaga ba ng ulan, ay walang makakapigil eh. Ayun pala naman ay mali naman yung aming chimpo ng paggawa-gawa. Ay wala tayong magagawa at yun lang ang oras ko na pwede. Kaya sige hala, tuloy ang buhay. Kasama sa pagsubok ay kita mo naman o kalakasan ng ulan ay tuloy ang wielding. Ay ganyan talaga. Wala nang intro-intro yan ay. At ayan nga ni pagtapos ng ulan ay tinisling ko, labat ko dun oh. Uy, mukhang tama naman yung pagkadali ko. At yan, nilagyan ko na yan ng lagayan ng bubong. Yun na nga ni, oh, kita mo naman yun. Nilagyan ko yan nung lagayan ng bubong. Kala mo naman marunong mag-wielding. Ayun, pag-uwi na tatay man din, ay pag hawak man din ng bakal ay laglag. Ay wala ay parte ng ano yan, pagkatuto. Yung mga mali, syempre. Hindi tayo matututo kung hindi tayo magkakamali. At ayun, doon sa part na yan ay babalutan na natin. At ayun, panood-nood yung ating pamangkin. Hala, tuli ang gayat, ay sunog na ang balat, ay yan. Pero ganyan talaga. At sa mga nagsasabi din, na bakit di ko na lang daw yun iutos, ay sa akin naman is parang ang sarap ba sa feeling na yung mga ganito kaliit na business is talagang binibigyan mo ng effort, pinaglalaanan mo ng oras. Ang sarap matapos ng alam mong pinaghirapan mo. Tapos yung basta iba yung effort na binigay mo para ma-achieve mo yung isang bagay. Parang ganun ba ang dating? At ayan ang ani, nagpintura na kami. Kita mo, no? Pag sabi ko man din kapintura, ay kabilisan man din yan, no? Ay, paano ba di baga naman aganahan ay isulat ko baga naman yung pangalan namin dun sa aking karwasya na yaban ng ginhawa man din, no? Tuwan-tuwa pa kahit nag-ambun, eh. Tuloy ang ambun, tuloy ang pintura namin, eh. Para man din mga lugo. Kita mo naman yan. Ay sabi ko man di alat, akin na muna yung brush na malakit, dinit. Kailangan i-redinit, baka umulan lang mo sobrang lakas eh. Mahirapan yung ating, ano, karwasyan. At abalik ko sa iyo maya-maya. At kita mo naman yun, no? Pagkabalik ko man din, ikabilisan yung magpintura, ay ano, masipag ba naman. Pag i-redinit na wala ng kabahagi, ay anong tuwa, wari. At yun na nga, ni, pagkatapos nun, pinintura ko na yung harap at iyon, nawala na siya. Paano itong awag si mama niya? Sa ikaw, kausapan muna at namimiss na ikaw nun. Ay, kaya ako nalaan bumanat. Oh. Tinapos-tapos ko na rin. At pagkatapos ko nga ni may sobra pa, ay di pininturahan ko na rin yung loob. Ayun, bumalik na tapos na raw ata kausapin. Sa ikaw, wala na pinturahan at ako nalaan natapos na rin. At yung pagkatapos man din na yun naman drum. Yung drum naman ang binanata namin, binakbi ako nga nito. Nung hirap daw namin ba yan naman. Ha? Ay walang pamputol eh, kaya tsaga-tsaga lang din sa lagari. Sa ayun na si Purma na talaga naman may awang pa doon sa harap ko. Kita ba naman yan? Ay talaga sabi, itwak daw nung ilip ko na tatulungan ta na. O yan na, binabahan na nga yan. Hala, kaya mo yan. Kita mo naman yan, nung tulungin talaga. Hindi mo alam kung pabigat o talaga natulungan yan ang duko. At patapos ulit ito na siya, yun naman pala.
nilagay ko na si Alpa ko na video naman pala talaga. At hindi pa oh. Nandiyan na kinargan namin ni Kaputol. At yun, pagkatapos nun ay in-install na natin yung mga host ng mga gamit na yan. Ayan na. Ayan, sinukat muna natin kung saan natin siya bubutasan kasi hindi siya pwedeng palusutin lang natin dun sa loob. Ayan, kailangan doon natin yan panggalingin sa loob, palabas dun sa butas. Ayan, mga idolo. Ayan, ayun. Binutasan natin yun dyan para naman hindi siya maipit yung hose niya papunta dun sa malaking drum. At ayun, inisto lang ko na rin ng kuryente. Ayan na nga, nikita mo naman yan. All around. So, ito na, at least tingnan natin yung ating project. Alright, let's go. At ginawa ni tinisting na nga ni natin yan. Uy, binigyan agad tayo ng 5 piso nung ating pamangkin na talagang gusto na rin humawak naman ng Jose. At nagapa-simplify pero gustong-gusto ng tumisting. Sabi ko, sige ito, mamaya atisting ko muna bago ito siyempre. At ito na nga na yung ating finished product. Kung kita mo naman talagang nagana na, nag-operate na siya. At ayan, success ang ating ginawa at mga paghihirap. At ayun, siyempre hindi matapos yan ang hindi ikaw matisting kasi pinaghirapan natin yan. Kaya dapat tumisting ka rin para naman maramdaman mo yung success na sinasabi. At yan, sabi ko, tistingan natin daw sa motor ko. At ayan na nga, nakita mo naman, nakaalalay agad yan dyan. O sabi, hawakan daw niya yung hose dun sa pinanggalingan. Ano, inilabas na agad yung timba. Abaw, ayan talagang sipag. O, hintay-hintay lang yun. Nalabas na agad yung timba nun. Kita mo naman talaga. Ayan na nung bait yun. O, may pa man din na yun dun na. Nagpunas na, sabi ko eh, alam kong nahihiya ka lang, magpunas na rin. O, ayala, kita mo naman talaga. Ay parang ano na rin, mason o pintor. O, ay ngayon, ay karwash boy. Ay talaga, nung daming talent na rin aking pamangkin na rin. O, ay ano, kita mo naman yan. O, see, ba talaga yung ano na, malupit talaga yung pamangkin ko na yun. Kaya pagkatapos nun, ay hindi rin siyempre tayo mapayag ng hindi ang mahawak. O, kita mo naman, kinalinis pa rin natin siya. Iyan, at ito na yung finished product. Thank you mga idolo. Maraming salamat sa pagsama. At ayan, kita mo naman success ang ating ginawa. At yun, sa mga gusto ay punta lang kay Dini sa bahay. Alright, let's go. Love you.